Ayan, ito po ang National Flag, mga kaputol. Nandito na tayo sa loob. Kung makikita nyo, yung ibang mga stall, sarado pa. Ayan. Magandang araw, mga kaputol. Papasok po tayo. Sasama ko kayo sa aking pagbibiyahe. Halina po kayo, samahan niyo ako sa pagbibiyahe patungo sa aking trabaho, mga kaputol. Tara po at ipagdadrive po kayo, mga kaputol, para marating nyo naman yung aking lugar na pinagtatrabahuan. Let's go, mga kaputol. Layo-layo din po, mga kaputol, yung aking pinagtatrabahuan. Pag traffic, more than half an hour yung biyahe ko. Pero pag hindi traffic, 15 to 20 minutes nandun na tayo, mga kaputol. E ako naman, mga bagal ako magpatakbo. Handaan lang. Maraming mga sasakyan kasi maraming camera, mga kaputol, kaya dapat maingat tayo. Malaki ang penalty, over speeding 150 reals sa peso, mga kaputol, nasa 2000 plus na rin over speeding. Tapos automatic yun, mapapasok dun sa mga residence, ano namin, permit, yung ikama namin. May mga number yun eh, dun automatic na papasok dun yung penalty kapag nahuli. Over speeding, driving without seatbelt, maraming mga penalty na. Bilang driver, talagang nag-iingat ako. Sa looban kasi yung bahay namin, mga putol, kaya dito tayo, lalabas tayo dyan sa Abdullah Sis Road. Yung trabaho ko naman nasa King Abdullah, King Abdullah Road exit 10. Yun yung aking pinagtatrabahuan sa loob ng National Product Center. Doon. Patro ng hapon dito, mga kaputol. Broken time kasi yung schedule ko sa trabaho. From 9 a.m. until 12 noon. Tapos mabali ako ng 4 p.m. until 10 p.m. na yon. Uwi ko nito alas 10 na ng gabi. Kaya ano, broken time. May magandang dulot din yung broken time, nakakapahinga ka, makakain ka ng lunch. Pero syempre,
mas gugustuhin ko kung straight time. Mas mahaba kasi yung papahinga mo, marami kang magagawa, di ba? Gaya yung pag alis ko ng bahay, tulog pa yung aking mga anak, yung dalawa naming anak. Tapos si Mrs. Kaputol, galing pang gabi yun, tulog pa rin. Tulog pa sila. Kaya hindi halos kami nagkikita-kita. Ito mga Kaputol, yung Abdulaziz Road. Ginagawa siya kasi yung ilalim nito merong ano, train dito, tapos itong ano na to, kabilang side daanan na ng bus, under ano pa rin yung bus ano nila, process yung patuloy silang gumagawa, magkakaroon na sila ng bus yung transportation kasi nga sobrang traffic. Ngayon lang hindi masyado matraffic kasi puro online eh, online class. Pero pag yung regular day tapos hindi siya online, ah sobrang traffic mga Kaputol. Ang traffic dito, kaya yung biyahe ko na half an hour papunta sa trabaho galing doon sa bahay, umaabot ng ano, less than 1 hour. Misa nga late pa nga ako eh, late na ako nakapasok sa trabaho. Okay naman, wala namang hassle sa trabaho kasi madali lang yung trabaho. Doon pa nga ako nakapag-kahinga ng matagal mga Kaputol, nakapag-YouTube. Kasi nga doon lang ako, paupo-upo lang ako doon sa trabaho. Kaya hindi ako masyadong pagod. Ito yung Abdulaziz Road. Ayan, kita nyo mga Kaputol, yung lane na pula na yan, yan yung magiging daanan ng bus. Ang kulay pula na yan, bus lane nila yan. Kaya ano, maganda, mainit ang araw ngayon, no? Kahapon umulan, saka nung isang araw bibihirang umulan dito sa Saudi mga Kaputol. Kaya pag umuulan maraming nagbubunyi pag umuulan kasi nga bibihira talagang umulan. Ang ano sa Saudi, sandstorm yan, mainit, mainit talaga. Ngayon na lang winter, medyo hindi mainit, kahit may sikat ng araw ano pa rin, malamig pa rin, naka-jacket pa rin nga ako kapasok kasi yung lamig niya talagang malamig, nanunuot eh. Siguro lalo na sa ibang bansa, no, yung nagyiyelo, sobrang lamig siguro mga Kaputo. Baka sa mga edad kong to, hindi na ako tumagal sa lamig to. Alam mo naman tayo, hindi naman tayo pabata. Talagang pag umiidad tayo eh, umihina yung ating mga tuhod, mga kasukasuan natin. Kaya dapat ingatan natin yung ating mga sarili, mga Kaputol. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, mga Kaputol, paki-like and subscribe na rin po. At paki-press nyo po yung notification bell para lang kayong updated sa mga bago kong video. Ayan po mga Kaputol, pag kumanan tayo dyan, papunta na tayong King Abdullah Road. Malapit na. Usually dito sa King Abdullah Road, matraffic din dito. Ng King Abdullah Road. Kaya po yung patuloy na sumasubaybay sa akin na dito sa Saudi ang katrabaho, ito po ang kalakaran dito sa kalsada ng Saudi. Ayan. Alam nila yan.
Maganda lang daw po dito sa Saudi, malaki yung kalsada nila. 4 lanes, 5 lanes. Ano po? Tapos puro one way lang yun. Yung 5 lanes na yun, one way yun. Kaya nito, dinadaan lang po, 4 lanes to. 3 lanes yan. Bibihira yung bus dito. Kaya ngayon, inuumpisa na nila yung magkaroon ng transportation na bus. Siguro, medyo magbabawasan yung traffic. Kasi yung iba, hindi na magdi-desire na magkaroon ng sasakyan. Kasi nga may public transport na bus. Maraming bus station. Ayan, kagaya po na ito, isa sa mga train station yan. Yan. Tapos itong sa right side ko, ano kasi university ito eh. Siyempre, maraming magdi-desire na mag-train or mag-bus na lang kasi nga papunta sa trabaho, papunta sa school. Ayan. Yung National Product Center, mga kaputol, yung pinagtatrabaho ko. Meron din yung ano, train station at saka bus station. Kaya mas maganda o pwede akong hindi magdala ng sasakyan pag bumas ko. Ano sa akin yun. Kasi sanay naman tayo magbiyahe dyan sa Pilipinas. Sanay tayo magbiyahe dyan. Kaya hindi problema sa akin yung magbiyahe. Ayan, ngayon walang traffic mga kaputol. Mabilis tayo makakarating sa akin trabaho. Mabilis ang biyahe. Natutunan ko mga kaputol sa pagda-drive bilang mga driver, no, dapat hindi mainitin yung ulo natin. Minsan kasi mayroong ibang mga sasakyan, syempre gigit-git tayo, nakakat tayo, hindi mo ba dapat ano lang tayo, relax lang tayo. Minsan na-overtaken tayo, talagang ganun kasama sa ano yun, laro sa kalsada yung mga ganun ano. Pero kung hindi naman masasabi yung sasakyan mo, hindi naman magagasgasan, naalangan ka lang, hayaan mo na lang. Pagpasensyahan. Kailangan mahaba ang pasensya natin mga driver. Ano po? Para iwas din sa ano? Iwas sa aberya, iwas sa aksidente. Pati dapat defensive tayo ng mga driver. Kumbaga pag sa pagda-drive yung dala natin sa sasakyan, parang yung sarili natin yan eh. Ayaw mo mabunggo, ayaw mo masagi, di ba ba? Defensive ka, kailangan magmalapit na, ganyan. May makikita mo na mabubunggo ka, masasagi ka, iiwas ka. Malikot yung ating mga mata, mabilis yung ating mga paa. Ano po? Kaya yung ating isip, lagi nakafocus sa pagmamaneho. Kami nakapokus doon sa dinadaan, sa mga kalsada natin dinadaan. Mga mata natin malilikot. Kasi yung mga sasakyan talagang marami. Minsan overtake sa kanan, overtake sa kaliwa. Dahil nga malapad yung kalsada, hindi kagaya dyan sa atin. Ano lang siya, 2-lane. Sila makaka-overtake ng ano kanan, kailangan lagi silang kaliwa.
Ayan mga kaputol, dito na tayo. Yan yung National Product Center sa loob. Ayan, bilis natin nakarating mga kaputol. Tapos nagpa-park po ako sa basement, ako nagpa-park kasi lalo pag tag-init, mainit eh. Ito sa basement. Ayan, yun ang basement. Ayan, yun sa basement, sama ko kayo mga kaputol. Ayan, sama ko rin kayo dun, bakyat. Ito yung basement ng ano, National Product Center. Konti lang mga sasakyan. Ayan mga kaputol, park na po tayo. Hindi tayo sa basement. National Product Center. Ayan, ito yung entrance nya. Ayan, pasok tayo sa entrance mga kaputol. Ito po ang National Product mga kaputol. Dito na tayo sa loob. Kung makikita nyo yung ibang mga stall, sarado pa. Ayan, 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 ayan ang National Product. Ayan, walang katao-tao kaya ano, nakapag-relax ako mga kaputol. Ayan, kailan lang pa lang yung bukas kasi nga alas 4 na ay maaga tayong lumating. Ayan mga kaputol. Ayan, ayan, ayan. Ayan, tapos yun yung shop ko mga kaputol. Ayan, Alwatania. Ayan, ayan ang shop ko mga kaputol. Ano po? Ayan mga kaputol. Marami, may mga tindahan ng sabon, mga olive oil, tissue. O, ayan mga kaputol. Bye! This is my friend. Hello! Abu Talib. Ayan mga kaputol, isa sa mga kaibigan ko. How are you? Abu Talib. Salamat mga kaputol sa patuloy niyong pagsubaybay at pagsama sa akin. Ano, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, paki-like and subscribe na rin po. At paki-press yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko pang video. Maraming maraming po salamat mga kaputol. Patuloy tayong ingatan at pagpalain ng aking Panginoon. I love you all. Bye-bye!